sila ay wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Meron din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tinipon nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus sa mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din, Father. Ano po ang dahilan kung bakit ka tumutulong sa ibang tao? Ano yung nag-uudyok sa'yo para ikaw ay magkawang gawa sa kapwa mo? Mga kapatid, magkaiba po ang sympathy, empathy, and compassion. Sympathy is more on understanding. Empathy is more on feelings. But compassion is more on action. Compassion takes sympathy and empathy a step forward, a step further. Sympathy means you can understand what a person is feeling. Empathy means you feel what a person is feeling. But compassion means willingness to relieve the suffering of another. Kung yung sympathy at empathy nakabase sa utak at emosyon, ang compassion nakabase sa gawa. Halimbawa po, sympathy. Nauunawaan mo yung nararamdamang sakit na pinagdaraanan ng tao. Kapag po yung kaibigan mo namatayan, sinasabi natin, nauunawaan kita kasi naranasan ko din yan. Naiintindihan kita kasi naranasan ko din namatayan. That's sympathy. Empathy, nararamdaman mo yung nararamdamang sakit na pinagdaraanan ng isang tao. Sabi po sa mga, o sabi ng mga researchers sa psychology, empathy ay tinatawag nating mirror neurons. Ano po itong mirror neurons? It is a response to actions that we observe in others. Kapag nakita mo yung tao na nalaglag sa kanal, nararamdaman natin yung sakit na kanyang pagkahulog. Kahit hindi naman talaga natin nararamdaman yung kanyang naramdaman. Bakit po? It is because of imagination. We feel others' pain because of imagining the pain. Di ba malimit nga nating sabihin, kapag nakita natin yung kaibigan natin na naipit sa pinto ng sasakyan, sinasabi natin, ah, ang sakit niyan. Di ba? Ibig sabihin, inilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng ibang tao. And that is mirror neurons. Nararamdaman mo yung sakit na nararamdaman ng tao dahil sa imahinasyon mo. And that is empathy. Ikatlo, compassion. Nakikibahagi ka sa nararamdamang sakit na pinagdaraanan ng tao. Kapag yung kaibigan mo namatayan,
hindi mo lang siya nauunawaan, hindi mo lang siya nararamdaman yung sakit na kanyang pinagdaraanan, kundi gumagawa ka ng paraan upang mabawasan yung sakit ng kanyang kalooban. Diba sa Latin, ang kahulugan ng compassion ay to suffer with. Ibig sabihin, nakikibahagi ka sa paghihirap ng iba. At sa pakikibahagi mong ito, tinutulungan mo yung tao para mag-ibsan yung sakit ng kanyang puso. You do your best to alleviate the person's suffering from that situation. Ba't ko po sinabi ito sa inyo? Dahil ang ating ebanghelyo ay tungkol po sa compassion. Nung nakita ni Jesus yung mga tao na sumunod sa kanya, anong sabi niya sa mga alagad? Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na natin silang kasama pero wala pa silang makain. Makikita natin dito yung sympathy and empathy. Subalit, anong ginawa ni Jesus para maibsan yung gutom ng mga tao? Anong sabi doon? Kinuha niya ang 7 tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpirapiraso niya ang mga iyon, ibinigay sa mga alagad upang ibigay sa mga tao. Ang tawag natin dito, compassion. Ang dahilan kung bakit si Jesus nagpakain sa mga tao ay dahil sa pagkahabag. Hindi lamang niya nauunawaan o nararamdaman yung pagod at gutom ng iba, kundi gumawa siya ng paraan upang yung gutom ng iba maibsan. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang awa ay mababaliwala kung hindi mo ipapakita sa gawa. Sabi nga ni Pema Chodron, knowing the pain is a very ingredient of being there for another person. Kung natatandaan po ninyo yung homily ko last Monday, ito po ay tungkol sa pagtapik sa taong may problema. Makikita natin doon, yung pagtakip sa taong may pinagdaraanan ay uri po ng compassion. Bakit? Dahil ipinapakita natin doon sa anuman ang pinagdaraanan ng ating o ng tao, ng ating kaibigan, nandyan tayo para sa kanya. Dahil dito, natutulungan natin na maibsan yung sakit na kanyang nararamdaman. And that is compassion. Sabi nga ni Dalai Lama sa kanyang librong The Art of Happiness, if you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. Kung gusto mong makibahagi sa pagdurusa at kaligayahan ng iba, matuto kang mahabag sa iyong kapwa. Practice compassion. Amen.